What's up mga Kalanga? Good morning po sa ating lahat. Good morning even if meron tayong mga pinagdaanan ng mga ano these past few days. Hindi magandang mga pangyayari sa buhay natin mga Kalanga, but it's still a good morning to us because we're still breathing. Humihinga pa tayo at may muta pa tayo sa mata. Ayun, na gumigising pa tayo sa umaga mga Kalanga. Kaya good na good pa rin ang morning. So for today's video mga Kalanga, nandito sa aking tabi yung aking mahal na sinsik. Ayan po this morning. For today's video mga Kalanga, i-share ko po sa inyo yung nangyari sa kanya nung Monday afternoon. Ayun po. Nagkaroon po ng mild accident or konting aksidente po mga Kalanga, kasi habang namamasahero po ang ating insik, pumutok po yung pangunahing gulong niya. Hindi akala niya kasi makapal pa yung gulong niya, since medyo mahal din yung gulong. Kasalanan namin kasi hindi kami nanigurado. Ayun. So, balak naman yan lang ga na palitan kapagdating dito sa atin. Oo nga. Ayun nga yung plano namin mga ka-insik, na kapagkatapos ng dalawang pasahero niya, bilis siya ng gulong, tapos papalitan niya. Ang kaso lang po na naunahan tayo ng pagkakataon, no? Naunahan talaga tayo kasi bago pa sila nakarating dito, doon pa sila sa Duyan mga Kalanga, pumutok yung pangunahing gulong. Alam nyo naman po, kahit sino po sa mga nagmumotor dyan, kapag yung gulong talaga yung pumutok, wala na talagang, tapos wala. Tapos bante, hindi na yan mapigilan. Oo, wala, hindi mo na mapipigilan mga Kalanga. Kaya ito yung nangyari sa kanya mga Kalanga. Grabe yung kaba ko nung sinabi niya na magpaparescue siya. Ang kaso lang po, talagang natakot ako kasi meron siyang dalawang pasahero na senior citizen. Mabuti na lang, bago talaga sila sumemplang, nagpa-minor pa siya ng motor. Napa-minor pa niya yung napahinaan pa niya yung takbo niya. Kaya hindi talaga masyadong malakas. Pero ito po yung nangyari sa kanya mga Kalanga. Ipapakita ko po sa inyo ha. Sinsik. Bangligo po siya. So, nung nangyari to, grabe yung loose pad niya yung kabuhi niya. Sige, ako ipakita niyo mga Kalanga. Yan po si Insik mga Kalanga. Tingnan niyo yung simod niya. Ipakita mo Insik. O, yung simod niya. Saka dito sa may niya. Ilalim ng nguso niya. Talagang humalik siya sa simento. Tapos ito, yan yung tuhod niya. Yan, kasi doon sa paa niya. Yun yung grabe talaga kasi ang lalim ng mga sugat doon. Nabagnos siya sa kuan ba? Siminto. Ayun. Oh. Tapos dyan sa ituro mo Insik. Yan sa may, dahil sa tunga, sa may gitna. Yan, grabe yung pamamaga niya nung bago pa lang. Mabuti na lang po ngayon na kakainom ng kuan, ng amoxicillin at mefenamic acid, wala na no. So sa mga sa yan po, may masabi lang po ko mga Kenji, dapat ingatan, mag-ingat po kayo sa biyahe ninyo. Bago kayo sumakay, i-check muna yung mga dapat i-check para hindi kayo matulad sa akin na nagkaganito. Agoy, mabuti na lang po si Insik, talagang maingat talaga siya sa pagdadrive. Trang hindi po siya kaskasero po sa mga pasahero, kaya po marami pong sumasakay sa kanya kasi maingat po talaga siya mag-drive. Kaso lang po talaga yung aksidente, yung hindi talaga natin masasabi kung kailan darating, no. So ayun, kawawa si Insik, hindi pa siya makapag-drive ngayon mga Kalanga. So mga ilang linggo pa siguro, mga dalawang linggo pa siguro to, kasi hindi pa siya makalakad, no. Grabe yan. Maliit lang yan, pero napakalalim. Nung dumating yan dito, yung yung sugat niya, grabe, nag-isa. Grabe na, nangurog ko ba? Nanginig ako sa, nanlambot ako sa, takot ba?
Oh, grabe yun, yung paa niya. Yung mga finger toes niya ba? Grabe talaga yung kuhan ba? Yung... Oh? Lagyan ko muna na yung titra. Yan po mga Kendrick sa... sa madisgrasya siya dyan. Kasi tao ng bunog lang. Parang... Sige. So yun ang mga Kensik, pag nabugbog kayo mga Kensik, no? Advice ko lang po sa inyo, lagyan mo na yung turmeric. Turmeric ba yan laga? Ah, turmeric? Ano ba? Yung dual, dulaw ba? Dulaw? Dulaw, turmeric yung yun. Ah, turmeric. So dulaw. Turmeric yun pag ano na ginawa na powder. Pero okay. Dulaw. So, yung ano, luya na. Luya na kuan. Ganito mga Kensik, pakita mo lang ga. Ayan, ito yung dulaw. Yung dulaw, no? Samo, dulaw, ne? Ito lang po yung natira, binigay na. Bisayang luya ba? Luyang Bisaya. Oh. So, yelo po yung ano na yung nasa loob. Kahit ano basta dulaw. Dikdikin niyo mga kinsik tapos lagyan mo ng gata ng niyog. Huwag niyo lagyan ng tubig yung kana yung tawag to yung lube. Kailangan bigaan lang niyo mas bigaan lang niyo yung yung mga kirudkurin nyo tapos ihalo sa kanangkuan sa dulaw tapos ihaplas no haplas kung saan po yung nabugbog ninyo yun yung, na, yun yung nakakawala ng maga nabugbog ng ang kanyang paa so ayan po si Insik po ay ano po siya talaga nalungkot po siya hindi lang po siya nalungkot po kami kasi po ano yung motor namin po ay nasira talagang nagupok yung ano panguna yung headlights niya ay tsaka yung gauge ba gauge eh, yung mga panel gauge niya. Gauge ba niya. Gauge at tsaka yung headlight namin nasira siya at yung kuan yung tawag to yung side mirror hindi naman nabiyak na ano gasgas lang pero pangitingnan pero okay lang bahala pang ganyan talaga basta yung driver hindi masyadong napuruhan. Gwapo rin. Gwapo pa rin. Ito ka ng kuwan lang. Nang napapasalapo tayo sa Panginoon na hindi grabe yung pagka-disgrasya namin mga kinsik. Kasi, ano, kanawang ginagabayan pa rin tayo mga kinsik. No? Of course. Tapos, ano po, asa mga nagtatanong doon sa dalawang pasahero mo? Sa mga dalawang pasahero ko, napapasalapo ko sa Panginoon kasi wala po silang sugat. Yung isa lang mo siguro ka nang na bubog lang oh. Pero wala siyang sugat. Pero ngayon Miyerkules ngayon makisik. Tatanungin ko muna. Pag pumunta na dito tatanungin ko muna kung ano nangyari sa kanya, hindi ba masakit yung mga tiil nila. Di ba? Hindi ba sila na ano nang grabe ba? Eh kahit po sila ay sabi nang wala pero hindi naman nila masabi na meron talaga nang, kasi hindi mo naman kasi malalaman yung mga yung saan masakit sa'yo kapag bago pa lang yung aksidente pero kinaumagahan na doon mo malalaman na uy meron pala akong sugat dito tsaka dito ano yan po mga kinsik paano natin tatanungin natin pag punta na dito kasi malayo yung bahay nila yan, tatanungin natin. So ngayon po ay pang 3 days na po na insik na hindi po siya nakapamasada no? Talagang nalungkot po siya kasi sayang nga daw maraming pasahero yung pumunta sa kanya dito kaso lang hindi siya makapag-drive pa muna kasi yung paan niya hindi pa talaga kanya kayang maigalaw and makalangga no so talagang siyangga muna ngayon ang naghahanap buhay nandito pa rin tayo sa tindahan. Kunti na lang yung laman ng tindahan natin ba? Kasi dito po na ako kinukuha yung pambayad ng kurinti mga yes. Yung pamasada talagang ko. Sa ngayon, dito lang, oo. Talagang tapos, sa ngayon, sa tindahan muna kami kukuha talaga ng pangkain tsaka pangkurinti kasi hindi pa siya nakapamasada eh. Bawal lang tayo pag maayon na to. So, okay. Sana po, ano, sa lahat ng motorista dyan na, ano, Bulsik na yung mga dapat i-check. Sa lahat ng mga motorista dyan na nagmumotor, ingat kayo palagi. Huwag kayong pakampante. Kung mag-iingat man kayo, pero yung mga kasabayan ninyo hindi naman nag-iingat. Nako, delikado pa rin tayo dyan. Kaya bago mag-drive, pray muna kay God. Sana safe yung travel.
Tsaka ano, safe tayo makauwi sa mga pamilya natin, no? So, ayun, early in the morning, nag-usap kami ni Insi kung ano yung mga dapat namin gawin, no? Since wala pa siyang, since hindi pa siya nakaka-drive. Tapos, yung motor natin, hindi pa siguro kaya din. Kasi wala pang... Palitan pa yun ang gulong lang gaano. Oo. Kasi yung gulong na pumutok, hindi pa napalitan. Kasi, mahal pa rin ang gulong, eh. Mahal yung gulong. Kasi... Asan yung gulong mo na pumutok? Yan, dun siya. Dito sa likod. Grabe, pangit ang tingnan ng motor. Pero sige lang. Pangit na talaga tingnan yung motor, mga kalangga. Kasi yung gauge niya, nabasag ba? Pero okay lang. Ang importante, ang mahalaga, ang importante. Importante ang mahalaga, ang mahalaga, importante. So yun po. So yun po mga kalangga, no? Ipag-pray po natin si Insik sa kanyang fast recovery car. Sana po okay na okay ng katawan. Sana po mabilis na lang pong ano, kanang maghilom yung kanyang mga sugat para ano, back to normal na naman tayo mga kalangga, no? Back to normal. Sa ngayon po si Insik ay nandito lang po sa kuwan. Bahay muna natin, inaalagaan ko. Kasi kawawa naman yung Insik natin, no? Marami na siyang Insik. Marami siyang mga sakit talaga, hindi ko ma-imagine yung sakit. So ayun po yung update sa buhay po ni Langga at Insik mga kalangga. Thank you po sa mga nanonood kahit po ano, konti na lang kayo, no? Sana po hindi po talaga kayo tuluyang mawala. Sa lahat po ng mga nagmamahal kay Langga at kay Insik, sa lahat po ng mga nagtatanong bakit wala po tayong video sa pag hindi po kami naka-upload. Thank you very much po talaga sa inyong lahat. Na-feel po namin yung inyong mga support at pagmamahal po sa aming dalawa ni Insik mga kalangga, no? So ayun, ulitin ko po, pag-pray po natin si Insik sa kanyang fast recovery. Para makapaghanap buhay po tayo ulit. Yes. Ayan. Yan lang po. Kasi po, kailangan po talagang back to normal tayo kapag pag na-okay na si Insik. Kasi malapit na po tayong umuwi ng buhol. Kailangan natin Ipon. No? So, viva to Senior San Pedro. Sana pagalingin na niya yung Insik ko. So, ayan po. Hanggang dito na lang po mga kalangga. No? Good morning ulit. Good morning. Pasensya na po kayo kay Spins. Nakita po siya ng ibang aso. So, good morning po sa ating lahat. Kahit ano po pinagdaanan ng mga buhay natin ngayon, still good morning pa rin po. So, ako po si Langga. Ako naman si Insik. Thank you for watching our vlog. Bye-bye. Langga Insik Vlog. Visit our Facebook page, Langga Insik Vlog. Thank you. Bye-bye.